Naugnay naman ang tensyon sa karagatan, pumayag ng militar na ilabas sa publiko ang video ng marahas na gitgitan ng Philippine Navy at China Coast Guard sa kasagsagan ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong Lunes. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nag-asal pirata ang mga Chinese. Ninakawan na nga ang ating mga sundalo, nanutok pa raw ng mga patalim ang mga ito. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa pulsukuhang ito, mula sa isa sa mga patrol coastal craft ng Philippine Navy, ang panghahabol at panggigit-git sa kanila ng dalawang speedboat ng China Coast Guard. Kasagsagan ito ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong madaling araw ng Lunes. Kita kung paanong hinabol at kabila ang banggain ng dalawang speedboat ang rigid-hulled inflatable boat o RIB na ginamit ng Navy. Di kalayuan sa lokasyon nila, kita ang mas malaking barko ng China Coast Guard na nagmamatiyag lang. Pilit silang iniwasan ng rubber boat natin. Pero nahabol at bumalanda sa harap nila ang isa sa mga speedboat. Hindi na nakunan sa video ang mga sumunod na eksena. Pero sa press con kanina, kinumpirma mismo ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner na may dalang mga bolo, sibat at kutsilyo ang mga tauhan ng China Coast Guard. Ito raw ang ginamit nila para isa-isang butasin ang mga rubber boat ng Philippine Navy. Armado rin daw ng mga patalim at itak ang mga Chinese na sumampa sa isa sa mga rubber boat. At nanutok sa mga sundalo sa kaninakaw ang mga nakakahon at nakadisassemble na armas na dadalhin sana ng Navy sa BRP Sierra Madre. They have no right or legal authority to hijack our operations and destroy Philippine vessels operating within our exclusive economic zone. For me, this is piracy already, no? Piracy. Because they boarded our boats illegally, they got our equipment, no? Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Sa kabuuan, nasa 7 baril daw ang saplitang kinumpiska ng China. Sa ngayon, aminado ang militar na hindi pa nila nababawi mula sa China Coast Guard ang mga nakuhang baril. Pero hindi rin papayag si Browner na hindi maisasauli ang mga baril at hihingi pa ng danyo sa China. Pinabulaan din ni Browner ang mga paratang na hindi lumaban ang mga sundalo. Katunayan, sinubukan daw nilang pumalag sa mga Chinese na may patalim kahit walang bit-bit na armas. Lumaban po tayo, but then again, may mga limitations po tayo because number one, no, we were outnumbered. Yung dalawang RIB natin, ang katapat niya, 8. Kapansin-pansin namang hindi gaya ng mga nagdaang water mission, hindi kasama sa operasyon noong Lunes ang Philippine Coast Guard. Ang naging papel lang daw nila, i-rescue ang sundalong naputulan ng daliri. We provided the rescue activity required, the medical aid, the towing of boats which were destroyed. Our role was limited to that. Paliwanag naman ng AFP Western Command, nagkaroon sila ng pagbabago sa pagsasagawa ng RORE mission dahil gusto nilang subukan kung ano ang mas magiging epektibong paraan ng paghatid ng supply. May basbas daw ito ng AFP Chain of Command. The Flag Officer in Command was informed, the Chief of Staff was informed, and the Secretary of National Defense. Kanina, personal ding binisita at ginawaran ng Wounded Personnel Medal ni General Browner si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo habang nagpapagaling sa ospital sa Puerto Princesa City, Palawan. Siya ang sundalong naputulan ng daliri sa kasagsagan ng komusyon sa China Coast Guard. Pag gumaling ka pa, may balak kang bumalik? Sir, kahit saan sir, basta may order tayo. Laban tayo, sir. Kahit naman may nasugatan sa mga Pilipinong sundalo, tahas ang itinanggi ng China na agresibo ang ginawa nila. Professional daw ang pagpigil ng China Coast Guard sa mga barko natin, pero wala silang ginawang direktang aksyon laban sa mga Pilipinong sundalo. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.